Welcome sa aking munting kusina! I'm Noemi Faustino. Happy cooking! Hello mga amigos at amigas! Welcome back po sa ating channel! Bago ang lahat, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and click nyo na din po ang notification bell para ma-update kayo pag may mga bagong kakaibang recipe tayo. Para naman po sa mga magtatanong, ang mga recipe at exact measurements ay nasa intro po ng ating video. So, meron na naman po akong isi-share na bagong recipe sa inyo na tsak na magugustuhan ng inyong mga kids, ng mga anak nyo, at syempre pati kayo, siguradong magugustuhan nyo. At hindi nyo aakalain na pwede pala to, no? So, ang kailangan natin, 2 cups ng bahaw or kaning lamig. Tulad ng ginagawa ko, pinaghihiwa-hiwalay ko lang kasi madikit or malagkit yung aming kanin. Pero kung buhaghag naman yung kanin nyo, no need naman na gawin na yan. So, ilalagay lang natin siya sa isang bilao. Since wala kaming bilao, iyan ang nahanap ko sa aming bahay. And then, nilagyan ko lang ng parchment paper para hindi malaglag yung mga kanin pag nilagay natin kasi medyo malalaki yung butas niya, no? So, ayan, inuulit ko kung meron kayong bilao, no need na lagyan ng parchment paper dahil wala namang butas yun, no? So, ilalagay lang natin yung 2 cups na kaning lamig or bahaw na dinurog-durog or pinaghiwa-hiwalay natin kanina. Yung natira, isa second batch na lang natin dahil hindi na siya kasya. So, ikakalat lang natin siya or i-spread lang sa buong parchment paper or kung may bilao kayo. So, ikakalat nyo lang para pag natuyo at ibinilad natin, hindi siya yung dikit-dikit. So, hiwa-hiwalay dapat siya. So, after nating maikalat yung kanin, pwede na natin siyang ibilad sa araw ng mga 4 to 5 hours or kalahating araw. So, after 5 hours, tadaan! Ang bilis, no? Ang bilis ng oras dito sa amin. Diyan ba sa inyo? So, yun nga, after 5 hours, tumigas na siya. Tumigas talaga. Usapang tigas na naman, ha? Active ka na naman. So, yun nga, tuyo na siya. Pwede na nating alisin yung mga kanin na tumigas sa parchment paper at ilagay natin sa isang lalagyanan. Ipapakita ko sa inyo dapat ang itsura pero ayaw niyang mag-focus. Eh di wag, ilalagay ko na lang siya isa-isa. Ayan, bakbakin natin lahat ng mga kaning lamig na yan. And after matanggal, kala mo talaga sobrang dali lang tanggalin, no? Ang totoo niya, nag-struggle ako sa pagbakbak ng mga tuyong kanin na yan. Tignan nyo naman yung parchment paper, parang na-rape. After that, itupi na natin ang parchment paper na parang walang nangyaring pagbubunok. So, after nga yan, ayan, ipapakita ko muna sa inyo, ayan, ipofocus ko ulit sa inyo, sana mag-focus, ayan, nag-focus din, ganyan ang kanyang itsura. Yung parang nanigas lang na kanin sa sandok, ganun lang naman yung itsura niya, no, pinakita ko pa talaga. And after nga yan, ayan, kunin muna natin yung mga natira para hindi sayang, no. And after yan, pwede na nating iprito. Nagpainit lang ako ng mantika na katamtaman lang naman yung dami. And make sure na kapag nilagay nyo itong ating mga kanin, mainit na talaga yung mantika. Dapat sobrang init niya na. So ayan, nakita nyo naman na paglagay ko pa lang, umalsa na siya or naluto na siya. At saglit lang to, no? Kapag umalsa na siya at ganyan na yung kanyang itsura, pwede na natin siyang hanguin. Kumuha lang ako ng strainer or salaan para masala yung ating mantika at hindi sumama dun sa ating rice pop. Mukha lang akong hindi nahihirapan dyan, no? Pero sa totoo lang, hirap na hirap akong hulihin ng mga rice pop, no? Ang hirap, maliliit kasi. And after nating masala, set aside mo muna natin at gawin na natin yung next step. Kailangan natin ng 2 tablespoon butter at lusawin lang natin sa pan. And yung next step, medyo epic na naman tayo dun dahil hindi ko na naman napindot yung record kaya hindi pala nagre-record habang nilalagay ko yung marshmallow dito sa nalusaw na na butter. And ayan, short clip lang yan na medyo buo-buo pa yung marshmallow and then after that, ayan na yung kanyang itsura. Nalusaw na siya. Pag ganyan na yung kanyang consistency, ilalagay na natin yung ating mga rice pop.
hahaluin lang natin siyang mabilisan kasi baka biglang biglang tumigas yung ating marshmallow at mag-set. Ayaw naman nating mag-set siya dito sa ating pan, kaya ayan. And then, habang hinahalo natin, ihalo na rin natin itong ating Coco Crunch. Pwede kayo maglagay ng mga sprinkles, mga pampakulay, ayan. Ako naglagay ako nito pampakulay lang. Pwede rin namang peanuts or raisins, pasas, ayan. Kung ano gusto nyong ilagay, pwedeng-pwede. Sa puntong ito, pinatay ko na yung kalan kasi baka masunog pa siya. Kaya ayan, nag-struggle talaga ako sa paghahalo kasi medyo lumalamig na siya. Kaya lumalamig na rin yung marshmallow, kumukunat na siya. Kaya dapat talaga mabilisan dito. So, pag na-mix nyo na ng ganyan, okay na yan. I-transfer na natin sa ating tray. Pag na-transfer nyo na, i-flat nyo lang and then pantayin. Hintayin lang natin na lumamig and pwede nang kainin. At pag malamig na, ready na ang ating Malo Rice Pop Bar. Ayan, so kinat ko na siya at nakagawa ako ng 10 pieces bar na ganyang kalalaki. And syempre, imamodel-model muna natin bago natin tikman. So, i-describe ko sa inyo yung lasa niya, no? Since wala namang flavor or wala namang lasa yung ating rice pop, and then yung ating marshmallow na ginamit, hindi naman siya matamis dahil wala siyang flavor, plain lang siya. Kaya wala siyang lasa. Charot! May lasa naman siya, yun nga lang, hindi siya sobrang tamis. Kaya dun sa mga sweet lover talaga, yung mga mahihilig sa sweets, ayan, baka hindi nyo siya mabetan or hindi nyo siya magustuhan dahil hindi siya yung to the point na sumisipa yung tamis, yung ganong level. Tamang-tama lang. For me, okay siya kasi hindi naman ako mahilig sa matamis. Pero dun nga, sa mga sweet lovers, sa mahihilig sa matamis, hindi nyo siya magugustuhan or baka hindi siya magustuhan ng inyong dila. Ayun. And para sa mga thunders talaga. Hindi, I mean, para dun sa mga nakapustiso, ayan, yung mga ayaw ng matitigas. Baka hindi nyo rin tumabetan or magustuhan dahil makunat siya or matigas siya. Since meron nga kasi siyang marshmallow, kaya kumunat siya. So that's it for today's video. Thank you so much again for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin today at sana rin po ay nakuha nyo ang ating simple recipe. If you didn't subscribe to my YouTube channel, please do subscribe. Stay healthy, stay happy. Bye-bye. Hope to see you on my next one. Mwah!